Magandang umaga po sa kanila lahat. Narito po yung nilalaman ng una nating severe weather bulletin na ipinalabas nga ng PAGASA ngayong alas 8 ng umaga hinggil nga dito sa tropical storm na si Ursula. International name po yung Panpone. So, kanina alas 5 na umaga, pumasok ng eastern boundary ng ating Philippine Air Responsibility itong tropical storm at binigyan nga natin ng local name na Ursula. As of ngayong alas 8 na umaga, ito ay tinataya namang nasa layong 900 kilometers ang layo, east ng Hinatuan, Surigao del Sur. So, nasa Philippine Sea pa rin po ito at pansinin natin yung makapal na kaulapan na associated with this particular weather disturbance. Taglay ni Ursula, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman ay posibleng aabot hanggang 80 kilometers per hour. At kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo pa ito. Yung kaulapan nito ay halos hindi pa direct na nakakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero sa mga susunod na araw nga, makikita natin mamaya sa forecast track yung magiging pagkilos nito. No? At ito yung pinakang location niya. So 5 a.m. entry sa eastern boundary ng ating Philippine Air Responsibility. At bukas ng umaga ay naasahan natin na si Ursula ay posibleng nasa layong 365 kilometers na lamang silangan ng Giwan Eastern Samar. At makikita naman natin na sa 25 ng alas 5 na umaga, ito ay nandito na sa 50 kilometers east-northeast ng Rojas. And then pagdating naman ng Thursday, 5 a.m., 230 kilometers west-northwest na ng Coron, Palawan. Basically, nakalagpas na ng ating landmass ng bansa. And by Friday, early morning, ay posibleng halos na dito na sa western boundary ng PAR at around 310 kilometers north-northeast ng PAGASA Island, Palawan. And by Saturday morning po, tuloy na ang lumabas ng PAR at nandito na sa may bandang West Philippine Sea. So dun sa weather bulletin number 1 po natin ngayong umaga, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito nga sa Eastern Samar, sa Dinagat Island at sa mga island municipalities po ng Surigao del Norte, particular na sa Burgos, Santa Monica, San Isidro, San Benito, Del Carmen, Pilar, Dapa, General Luna at Socorro. So itong areas na ito, posible pong makaranas ng mga pag-ulan at paminsang-minsang pagbugso ng hangin. So isa sa mga numerical weather prediction model na ginagamit natin ay itong weather research forecast model na nagpapakita po ng posibleng dami ng paulan na dadalhin nga ng bagyong si Ursula simula po bukas hanggang sa Wednesday po sa araw sa 25, no? So bukas ay inaasahan natin na posibleng makaranas ng maraming paulan. Ito pong Eastern Visayas area, ilang bahagi ng Central Visayas, ilang bahagi po ng Kabikulan, particular na yung southern part, at ilang bahagi din po ng Caraga region. Ito po yung sa paglapit ng bagyo. Habang tumatawid na nga, mag-e-escalate yung dami ng paulan from this area patungo naman to these areas. Kasama na dyan yung nakararaming bahagi ng southern Luzon. Yung graphical, yung bar representation naman ng malalakas natin pag-ulan, no? Sa pagitan po ng bukas ng madaling araw hanggang sa 25 ng madaling araw, makikita natin itong matataas na bar, nagre-range ng more than from 36 hanggang 100 millimeters of rainfall, 24-hour rainfall, nakakonsentrate po karaniwan dun sa Eastern Visayas area. However, pagdating naman ng madaling araw ng 25 hanggang madaling araw ng 26 of December, mapansin nga natin yung paulan from the Eastern Visayas area ay dahan-dahan na pong nag-escalate towards the number of provinces over the southern Luzon area at ilang bahagi rin ng Central Visayas. So, ano nga ba yung inaasahan natin para po sa pagitan ng bukas ng umaga, December 24, hanggang sa 25 ng umaga, makakaranas po ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang mga lugar ng Dinagat Island, Siargao at Bucas Grande Island, Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at yung hilagang bahagi po ng Cebu at Negros Occidental. Dahil nga po inaasahan natin na pag-landfall at pagtawid ng bagyong si Ursula. Samantala, yung nasa pinaka-outermost periphery ng storm, ito yung inaasahan natin posibleng makaranas naman ng light to moderate. Paminsan-minsan malalakas sa pag-ulan dito nga sa lalawigan ng Quezon, sa natitirang bahagi ng Kabisayan, sa Bicol region at sa Surigao del Norte.
So patuloy pa yung pagpapaal natin as early as today, habang malayo pa yung bagyo, magsimula na po makipag-ugnayan yung mga residente dito sa nabanggit nating lugar sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Lalong-lalo na po yung mga areas na meron tayong highly vulnerable sa flooding at saka rain-induced landslide. Samantala, yung mga lalakas naman na hangin ay posibleng maranasan dun sa mga lugar na may warning signal number 1 simula po bukas ng umaga. So sa ngayon po, nagtaas tayo ng warning signal, pero baka tanongin po ng mga kababayan natin, wala pang ganong malakas na hangin, ang projection po natin simula po bukas ng umaga, posible nang mas maranasan yung malalakas na hangin. Kaya as early as today, at this moment, habang wala pang malakas na hangin, kailangan mag-prepare na po tayo dun sa in-anticipate nating scenario. Yung mga ganito kalalakas na hangin, pwedeng magdulot ng light damage sa mga medium at high-risk structures. Yung mga high-risk structures, ito po yung mga lumang bahay, mga gawa sa nipa, mga lumang kahoy, pwedeng masira po dahil sa mga malalakas na hangin. At habang lumalapit po yung bagyo, posibleng mas marami pang type of structures ang maapektuhan ng malalakas na hangin na dulot nga nitong si Ursula. Samantala, si Ursula, bago po mag-landfall, at the moment tropical storm category, pinakamalakas na inaasahan natin ay posibleng umabot ng severe tropical storm category bago po mag-landfall. Kaya asahan po natin na posibleng maragdagan pa yung areas ng mas malakas na ulan at posibleng pang mas lumakas yung hangin na ina-anticipate natin. Kaya halos every 6 hours po, mag-issue tayo ng update regarding Ursula. Yung suspension ng maritime activities ay posibleng maranasan sa mga lugar na may warning signal number 1 po. Posibleng mamayang alas 11 ng umaga ay madagdagan pa yung lugar na may warning signal. Posibleng itong mga areas ng Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at yung mainland Surigao ay magkaroon na rin po ng warning signal number 1 mamaya alas 11. Kaya patuloy po tayo mag-monitor doon. At habang lumalapit po yung bagyo, posible rin pong magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal na may taas sa ilang bahagi nga ng ating bansa. Sa ngayon, katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang inaasahan doon sa mga eastern seaboards ng ating bansa. Pero magiging maalon po ito hanggang napakaalon simula po mamayang gabi or bukas ng umaga onwards habang lumalapit po yung bagyo. Kaya nga po, mapanganib ang lumaot po dito sa mga bahaging karagatan na ito na ating bansa, particular na sa eastern seaboard nga po ng southern zone ng Visayas at ng Mindanao. At yung susunod po nating severe weather bulletin ay papalabas mamaya alas 11 naman na umaga. Thank you very much, Mr. Chris Perez, our senior weather specialist from Weather Division, for that update. Ngayon naman pakinggan natin about hydrological update to be delivered by Mr. Elmer Caringal, our hydrologist. Magandang umaga po sa ating lahat. Hydrological update po tayo as of 6 a.m. today for type tropical storm Ursula. First, yung pong angat dam natin ngayon as of 6 a.m. is 198.16 yung kanya pong water level. So, kailangan niya po ng estimated rainfall na 450 millimeters para po ma-reach niya yung 212 na normal high. Then, yung San Roque Dam, ang kanya pong present elevation is 275.05. Estimated rainfall naman po para po maabot niya yung 280 na normal high is 200 millimeter. Bali, ito po yung blue, yung po yung kanyang elevation, yung po yung 2019 elevation niya. Yung pong kulay blue. Then, yung Magat Dam, ito naman po siya. Ang kanya pong present elevation is 191.10. Kailangan niya lang po ng 25 millimeters para maabot niya po yung 193 normal high. Then, yung La Mesa Dam po natin, ang kanya pong elevation ngayon is 77.60. So, what to expect based on nga po dito sa track ni Tropical Storm Ursula at saka yung pong current location niya,
Wala pa pong direct effect siya dun po sa major dam na minomonitor po namin. Pero asahan po natin yung pong mga localized thunderstorm dito po sa Monitor River Basin, tulad po ng Bicol River Basin, Agusan River Basin, Tagaloan, Cagayan de Oro, Tagum-Libugano River Basin, Davao River Basin, at saka po itong Angat at Magat Watershed. Yun lamang po. Thank you at Merry Christmas po sa atin lahat. Alright, thank you very much, Mr. Elmer Caringal, our duty hydrologist, for that update. Very quickly, I'd like to acknowledge the presence of our media friends. We have Rolly Salvador of Malaya, Raya Kapulong of ABS-CBN DZMN, Alan Gatos, DCWB, Jan Verdote, Manila Times, Danny Kerobin, Rimate. We have Ben Briones of Philippine News Agency, Marita Buahe of PTB4, Dale Kabukin of Panahon TV, Boy Santos, Philippine Star, Annalie Labor, Tribune, Ray Pelayo, UNTV, Maria Tan, AFP, Photog, Victoria Tulad, of course, of GMA 7. Bago po natin na-clutch yung mga katanungan, hingan po natin ng pananalita ang ating Undersecretary of Department of Science and Technology, Dr. Renato Celedom, sir. Magandang umaga. Inimbita ko ni Dr. Malano para mag-attend ng press con. Dahil nga sa kahapon ay tumawag ito sa akin, may mga nagpapakalat ng maling balita sa Davao del Sur areas na merong epekto na nangyayaring kakaiba sa Mount Apo. Ang Mount Apo po ay classified as potentially active volcano. Marami po tayong sensor sa paligid nito pero wala po tayong nakikitang anumang volcanic activity sa kasalukuyan. At ang lahat po ng lindol ay related po sa pagkilos ng faults na nasa Cotabato area, ganoon din sa Davao del Sur, Sultan Kudarat at Sarangani. So yun po yung nangyayari. Patuloy po papurin yung mga aftershocks at mahigit 1,000 na po ito. At yung ilan dito ay nararamdaman. Pero yung mga rumors po na nabanggit kanina ay hindi po totoo yun. Ang atin pong concern pagdating sa sama ng panahon ay yung mga ulan na posibleng mangyari pa rin sa Davao del Sur, Cotabato area. Although hindi ganito kalaki as projected sa dadaanan ng bagyo, pero may mga areas din na magkakaroon ng ulan. Ito po yung may kulay blue na siyempre, mas magkakaroon ng dagdag na epekto sa mga evacuees doon sa lugar. At iiwasan din nila yung mga lugar na identified na potential areas for landslide na nagkaroon na ng bitak at naghihintay lang ito ng mas malakas na aftershock at di kaya ay tuloy-tuloy na ulan. Thank you. Thank you very much, Yusek Solidong Jr. for that information update. Okay, at this time, you now recognize your questions or clarifications. Meron po tayong katanungan. Yes, Victoria Tulad, GMA 7. Good morning po. Clarification na po, bali sa Metro Manila, ano yung aasahan nating panahon over the next few days, lalo na po kapaskuhan? Actually, magkakaroon ng mga paulan, pero more on light to moderate dito sa Metro Manila area sa 25 yun. 25. Habang papatawid siya dito sa may Mindoro area. So yun yung time na makaranas tayo ng mga light to moderate rains. Oo. Hindi ganun kalakas. Kasi may kalayuan ang Metro Manila doon sa sentro ng bagyo. 250 kilometers. Thank you. Okay, question. Alan Gatos, DCWB, to be followed by Dale. Panahon na ho ng mga uwian doon sa mga kababayan natin at kapag may signal na wala na hong pinapatawid na mga ro-ro vessel, mga barko, ano ho ang dapat gawin ng mga kababayan natin ngayon? Lalo na siguro yung mga may stranded sa mga terminal at mga pantalan. Salamat, Alan, na pa-i-remind yung
doon sa mga babiyahe papuntang Visayas, Visayas papunta rito, Mindanao papunta rito. Iliban nyo na muna yung inyong plano na bumiyahe dahil lalong-lalo na doon sa Samar dahil may signal na doon sa Eastern Samar. Mamayang alas 11, ang buong Samar ay posibleng magkaroon na ng signal. Ang ibig pong sabihin, pag may signal, ito yung protocol, ito yung policy ng Coast Guard na pag may signal na ay hindi na pwedeng tumawid yung lahat ng klaseng barko, lahat ng klaseng sasakyang pandagat. At sa ngayon ay yung mga dito sa Eastern Samar ang apektado. Mamaya, sabi ko nga kanina, mamayang alas 11, yung buong Samar, kasi kaya ko ine-emphasize yung Samar dahil yun yung tawiran mula sa Matdog papuntang Visayas, ano ha? So, yun ang sinasabi ko, iliban na lang muna dahil maiipit lang doon sa Matnog or doon sa Samar papunta rito sa Luzon. Kasama na rin po yung sa Surigao, ano ha? Dahil mayroong lugar na rin sa Surigao del Norte, yung doon sa may Siargao Islands na mayroon ng signal. Kasama na yung Dinagat Province, Island Province. Bantayan na lang po natin kung ano yung mga iba pang may signal mamayang alas 11. At sana tutok na lang din po tayo dahil para hindi tayo maperwisyo doon sa mga terminals na papatawid ng Visayas to Sorsogon at Visayas to Mindanao. Ganun po. Okay, thank you, sir. A question from Dale of Panahon TV is now acknowledged. Hello po. Ask ko lang po kung ano po yung, kung meron na po ba kayong information tungkol dun sa may size po nung bagyo or yung radius area. So, halimbawa po, pagka tumama po siya sa Mindoro, hanggang saan po yung reach po nito? Hanggang Southern Luzon lang po ba or Central Luzon po? Sa ngayon, yung diameter niya, actually yung radius magkaiba. Mas malaki dito sa North Semicircle, 290 kilometers. Yung South Semicircle naman ay 200. Now, itong diameter ng bagyo, nagbabago to, lalo na pagkatapos mag-landfall. So, sa ngayon, yun yung ano natin. Bali, 490 yung diameter sa ngayon. Ayun po. Yung next question po is, 26th po kasi is annular eclipse po sa Mindanao area. So, may chance po ba na hindi po ito mas makita? Kasi maaaring matakpan po kasi siya ng kaulapan. Sa 26th kasi nandito na siya sa West Philippine Sea. Nakatawid na ng kalupaan yon. So, malayo na sa Mindanao. So, posibleng maganda ang panahon ng Mindanao at that time during sa annual eclipse. So, yung masbati, sir, ano yung paano? Yung kanina sinasabi ko yung patawid, you know, kasama na rin yung lugar ng Masbate at posibleng Northern Cebu, you know, baka hindi makatawid din. Tingnan na lang din natin yung ating mga ipapalabas na bulletin mamayang alas 11 at para hindi nga maperwisyo yung ating mga kababayan na tatawid. Idagdag ko lang ano, ngayon kasi wala pang signal, pwede pa kayong tumawid. Habulin nyo na. Oh, totoo yun. Kasi wala pa namang ano eh. Wala pa epekto eh. Pwede pang tumawid. Ganito na lang. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung babiyahin nyo from Manila to papuntang Sorsogon. Kasi kung Manila to Sorsogon, 10 oras, hindi ka na makakatawid. Kung malapit ka lang, malapit ka lang sa pier at mayroong biyahe, kung wala namang biyahe, naka-schedule yun eh. Okay, thank you, sir. Okay. Meron pa po tayong katanungan or clarification. Yes, Alan. Alan Gatos. Panghuling bagyo na ho ba natin to? Panghuli na ba? Sa ngayon lang, wala pa tayong nakita, no? Sana wala na. Kasi inisturbo na tayo ng Christmas, eh. Isama pa yung New Year. Sana wag na. Tsaka kawawa naman yung mapiktuhan. Wala pa tayong nakikita sa ngayon. Alright, so wala pang na-monitor na sama ng panahon.
So, halang halos ito na po yung pinakahuli. Sana, sana. Okay, meron pa po? Meron pa? Solve na tayo. Yes. May question lang po. Hindi po related sa Baguio, pasensya na. Yung sa longest night daw po? Kahapon. Ilang oras po? And nagkaroon po ba ng temperature drop? Sagutin ko muna yung temperature drop. Yung temperature drop, hindi lang yun yung dahilan kung bakit bababa yung temperature. Ang pinaka na-experience natin yung bakit bumababa yung temperature during this month dahil sa hangin ang nagagaling doon sa norte. So hindi lang dahil sa mahaba yung gabi. At yung oras ay wala akong figure sa ngayon. At siguro makita natin ito sa yung sunrise sunset. Yung sunrise sunset natin doon sa ating website makikita 'yon. Hindi ganong makikita yung pagbababa ng temperature dahil sa ngayon nga eh kagabi hindi man ganong malamig eh. Pagbaba in terms of ano ba mangyari kung hindi siya long night, di ba? Parang ang tanong mo is, kung hindi siya long night, compared to sa long night, bababa ba? Mahirap itawag dito, ikumpara. Okay, thank you. Meron pang katanungan, clarification. So, kung wala po, any final messages? Yes po. Muli po kami po ay nag-aabiso sa ating mga kababayan. Ngayon po ay Christmas season, kagaya po ng nabanggit ni Dr. Malano na maaaring festive mood tayong muli, kagaya ng isang taon nung bago mag-New Year. Ang estimated po na tama or ng bagyo ay around 6 to onwards ng gabi. Bukas. So, yun po yung landfall. Pero may mauuna na po doon na malakas na hangin bago po mag-landfall. So, yung hangin po na malalakas ay posibleng maramdaman natin mga hapon. Sa hapon pa lang, meron na itong mga hangin at saka ulan. At muli po, islands po yung dadaanan natin. So, yun pong mga nasa coastal areas. Wala po tayong nakikita sa ngayon na storm surge, pero meron pa rin po tayong mga pagtaas ng waves dahil po sa dulot pa rin ng hangin. Maaari pong tayo yung magno-Noche Buena pagdaan ng bagyo dahil yun nga po ay 24 ng hanggang 25 ng madaling araw. So siguro po hindi natin kailangang matulog ng husto doon sa time na yun kasi medyo kailangan po tayong magbantay. Ito po ay bagyo, although this is just a storm sa ngayon at pwede maging severe tropical storm, nag-aamba po ang panganib dun sa mga areas na dadaanan nitong bagyo. Kaya sana po iba yung pag-iingat ang atin pong gawin. Maging vigilant po tayo. Sa ngayon, maaaring umaaraw pa doon sa inyong lugar. Baka nagpe-prepare tayo, pero mag-prepare po tayo sa posibleng worst na mangyari na sana maging safe naman po tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Yun lang po, marami pong salamat at muli, sana maging masaya at papayapa yung Pasko natin. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Kayanan. Ma'am, any final word from Yosek, sir? Okay. Kung mapapansin natin, almost every year may mga bagyo towards the end of the year and dahil nga holiday season, minsan nakakaligta ang seryosohin yung paghahanda. At maraming naapektuhan o di kaya ay namamatay sa ganitong mga pangyayari. So kami po yung nakikiusap, i-remind po natin ang mga kababayan natin. And of course, yung mga disaster risk reduction management officers and local chief executives that we need to prepare for this. Kasi nga, although hindi malakas ang hangin masyado, may ulan na darating at baka magkaroon ng baha at landslide. Maraming pong salamat sa inyong lahat.
Thank you very much, Yusik Soludom, sir. I'd like also to acknowledge Dr. Flaviana Hilario, our Deputy Administrator for Research and Development, and Ms. Shirley David, the OIC of RDTD, who joined us in this press conference. Sa inyong lahat po, maraming salamat. Tinga po tayo. Yeah. By the way, I'd like to remind our media friends, our year-end activity for the media will be on December 27 po, 6 p.m. at Novo Hotel. Ayun, sana po, nakalabas na po yung bagyo noon, ano? Okay. Okay, wala na daw, sabi ng mga forecaster. Thank you, ah. Thank you very much sa inyong lahat.